pag-asa natin ang pag-ibig ni Kristo. May mga pagkakataon lang talaga, minsan, nakakalimutan natin yung pag-ibig ni Kristo. Bakit? Kasi ginigising ng kaawa yung luma nating pagkatao. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo kung luma pa yan o bago na. Sabi ni isa, parang luma pa po. Mukha po antik. Pero alam mo ba kung naiintindihan mo, sa totoo lang, kung naiintindihan mo kung gano'ng kakamahal ni Kristo, hindi ka nagagawa ng palpak. Hello? Kung naiintindihan mo lang kung paano ka tinubos ni Kristo, hello? Buhat sa pagkakasala sa kasalanan, si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ka. Ang problema minsan, natubos ka na, gusto mo na namang magpasanla. Hello? Nagtataka lang ako, bakit gustong-gusto? Tignan mo nga yung katabi mo. Kung katutubos lang yan. O parang nakasanla pa yung kalahati niya. Sa totoo lang, kay Jesus, wala nang hahanapin pa. Ano yung mga yung katabi mo kung may hahanapin pa siya? Mali ba na lang kung kapit-bahay mo sa kay Jesus? Sigurado kay Ka-Jesus, marami kang nahanapin. Pero kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, kompleto ka na! Ka-Jesus, wala nang hahanapin pa. Ano na ang nakikita mo?
po. Yun po. Kung talagang nilukuban ka na ng dugo ni Kristo, hindi mo na makikita yung kapalpakan ng katabi mo. Yes. Hindi mo na makikita yung kapalpakan ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo, ng kasama mo sa church, ng pastor mo. Hello! Yes. Ang makikita mo palagi, yung dugo ni Kristo na nakalukob sa iyo, na pwede rin magpabago sa Kanya. Hello! Kung hanggang ngayon, parang, naku, eh, naman si Sisto. Tingnan mo naman si ano ba? Eh, naman si Pastor, eh, naman. Alam mo kung hanggang ngayon, ganun ka pa rin? Tanungin mo sa sarili mo, baka hindi ka pa naluluuban ng dugo ni Kristo. Hello! Kaharian ng Diyos ay nasa Jeremiah 29:11. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to keep you hope and a future. Nagsisinungaling ba, Bible? No. Sino naniniwala pinagplanuhan ka ni Lord na pagpalain? Sino naniniwala na ngayong linggo to papagalingin ka ni Lord? Hindi lang pisikan, pati bulsa mo pagagalingin mo. Tuloy-tuloy ang tagumpay. Recipient ng 4 piece. Meron bang recipient ng 4 piece dito?
ba matindi, mayayaman talaga ang mga anak ng Diyos. Alam nyo kaya hindi kayo napili ng 4-piece, bakit? Kasi tayong mananampalataya, meron din tayong 4-piece. Kung talagang mananampalataya ka lingkod ni Kristo, unang una dapat yung passion mo sa paglilingkod hindi nawawala. Hello? Ano ba yung passion? Yung kahit hindi ka binabayaran, nandun ka. Yung kahit pagod na pagod ka, hindi ka nagre-reklamo. Yung hindi ka mapakali pag hindi mo gagawin yun. Hello? Sa totoo lang, sabi ko nga nung isang araw, kasi tinatanong ako ng anak ko, Daddy, magkano ba sweldo mo? Sabi ko na, kasi tayo yung nag-church, nag-plant ng churches. Kasi po, for the glory of God, meron na po tayong 43 churches sa buong Pilipinas in 15 years. Hello. Paano di kayo niniwala? Tinatanong po ako ng anak ko, Daddy, magkano pa sweldo mo? Papasto, anak, alam mo, hindi pa nakakasweldo si Daddy. Kasi bakit? Ang Daddy naghahanap ng pansweldo dun sa 43 na pastor. Kaya ang mami mo ayun, no? Pagod na pagod, 12 oras araw-araw sa ospital para pasweldohin natin. Sa totoo po, sa sweldo ng asawa ko, at saka ho, meron pa ho kaming sinag-divide na kapiraso. Pwede na nakahiga na lang ako sa bahay. Hayahay. Hindi natatawid ng ilog para mapuntahan yung mga Dumaga tribes. Hindi na pupunta dun sa Rizal, Palawan na talagang sa totoo lang, hindi ako nag-exaggerate. Ang lamok ko, dun yung namatay yung anak ni Ray Langit eh. Ang lamok ko eh, halos kasing laki na ng langaw. Tapos pag ikaw ay nakagat ng lamok, makakulang ko lang isang taon bago mawala yung pantal. Minsan sa buhay ko naiisip ko, lalo na pagpagod na pagod ako kasi ko, syempre, yung laki ng tiyan ko, pagpapanit ng mundo, yung 30 minutes na nilalakad, ako po, 1.5 hours. At tulang-tulang na ako ng mga kabataan sa pelikuran. Bisa, kaya pa, kaya pa. O, oh, kaya pa, kaya pa. Pwedeng na mamahingan eh. Si Daddy Pastor. Pwedeng na mamahingan eh. Hello? Kaya lang bakit? Meron kaming passion. Kahit di kami bayaran. Sa Palawan, kahit walang sweldo. Alam niyo po ba, pinapadala ko sa pastor natin sa Palawan, 1,000 piso lang, isang buwan. Ano? Pero buwan-buwan, Bishop, may 3 pong binaptize. Bishop, nakapagbukas po ng bagong gawain. Bishop, may mga kabataan na po tayo, may campus ministry. Hello! Tignan mo nga yung katabi mo kung merong number one po yan. Passion ba? O ang bukang bibig? Pagod. Hawakan mo nga sa balikat. Sabihin mo, kung kapababae yan, sister, siyempre ha. Kung lalaki yan, brother. Dalawa lang, sister and brother. No? Sabihin mo, bro, umayos na tayo. Palakpakan na natin si Lord. Hallelujah! Sa totoo nga, may passion ka kung wala kang pangalawang pin. Perseverance. Ako po gusto kong nasuha kumanta para kay Lord. Pero kanina, sabi ko, sabi ng demonyo sa akin, umuwi ka na. Sabihin ko na lang kay Pastor R.A. Sa susunod na ano na lang, humingi ka na lang ng tawad. Kasi,
Tingnan mo naman, naibig ka na sa traffic. Tapos, ito pa, ganito. No? Pero hindi, sabi ko doon sa kapatid ko, yung kapatid ko pong bulso, yung nagbe-base. No? Sabi ko sa kanya, ipagpe-pray kita, bilisan mo. Sa buhay Kristiyano, may mga pagkakataon, lalo na yung mga bagong born again, biglang sabi, Lord, bakit po kayo nag-born again ako at saka ako nagkaganito? Tapos yung mga kamag-anak mo naman sabi, ano, pa-born again ka ba? Ano, ha? Saan ko na sa'yo? Minsan kahit alam mo na yung katotohanan, biglang mapapalisip ka pa, di ba? Tulad ng isang miyembro namin, sa tagal naman ng pagiging Kristiyano, bigla daw pinaalala sa kanya na panaginipan daw niya, nung nagtuto yung manika sa loob ng bahay nila, naintindihan niyo siguro yung sinasabi ko, nung nagtuto yung manika na nakaganon sa loob ng bahay nila, natabi daw nilang pera. Nung mawala daw yung manika na yun, parang kumuhati yung pera nila. Sabi ko, alam mo, kapatid, binubulat ka ng demonyo. Isipin mo, nung nandun yung manika, anong itsura ng bahay mo? Sabi niya, o nga, bisyat mo. Nung nandun yung manika na yun, mayroon ka bang cellphone na maganda? O nga. Nung nandun yung manika na yun, yung asawa mo ba? Matino? O nga. Tingnan mo yung katabi mo, tanong mo kung mag-oo nga rin niya. Oo nga, ano? Diba? Minsan, dinadaya ka ng demonyo. Pero ito na lang sasabihin ko sa iyo tulad ng pinusto kanina. Move forward. Bakit? May mga pagkakataon, diba? Halimbawa, ayun na yung hinihiling mo kay Lord. Ito ka na, forward. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Pagdating dito, siguro hindi ka looban nyo ni Lord. Huwag na lang. Tingin kayo sa akin, kapag umorder ka kay Lord, huwag kang magpapalit ng order. Halimbawa, pumunta ka dyan. Ano yan? Rumble ba yan? Rumbles. Pumunta ka dyan. Alam ko, ang dinadayo lang dyan, bulalo. Nagkataon na walang bulalo. Sasabihin sa iyo, magsinigang na lang po kayo. Eh, dahil gutom na gutom ka, sabi mo. Sige, sinigang na lang. Pag kinain yung sinigang, mabubusog ka ba? Eh, hindi, mabubusog ka. Kasi masarap din naman. Kaya na, pagpalabas ka na, no? Biglang makikita mo, umuusok yung bulalo, sineserve na, ano na sabihin mo? Saya. Sana inintay na lang na. Meron kami pasto sa Palawan, sabi niya, Bishop, gusto ko makarating ng Megamot. Sabi ko, pumunta ka dito, ipapasal ka sa Megamot. Sabi ko, makita tayo. Bumaba ng aeroplano, sumakay ng bus, hindi nakapara sa Mega Mall, sa Robinsons na pababa. Pagdating sa Robinsons, sabi, Bishop, hindi ko na wala pumunta dyan. Ano po, sige, pupuntahan kita dyan sa Robinsons. Robinsons Galleria, puntahan kita dyan. Pagdating doon, nakita ang dami artista, picture ng picture. Sabi ko, naku, nakakaya. Sabi, sige, naku, bisa po naman ako. Sabi ko, paano? Dito na nakakain. Upo, upo. Dito na kami lumari. Tinitingnan niya yung mga picture niya. Tuwang-tuwa siya. Tapos sabi ko, umuwi na kami. Umatid siya ng conference namin. Pag-uwi, sabi, Bishop, sabi ko, bakit? Next time, ha?
sana talagang makita ko na yung mega mall. Ingay sa akin. Huwag kang